Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat, at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Liner News Philippines, Errol Dakabe of Kamaong, Asero. Eleven minutes ang nalalabi sa ating palatuntunan. Thank you once again sa management po ng DWOK Puerto Princesa City sa Palawan. At siyempre sa management po ng Pinoy Extreme Channel Television. Ronnie, ang station manager ng DWOK, thank you. At kay paring Tommy Abili. At sa ating mga kaibigan sa Pinoy Extreme Channel, si Direct Sketch Castillo at si paring Renan Lopez. Thank you. Nanonood din po sa ating programa si amigong Camilo Millendez. Thank you, partner. Mga kaibigan, yung ombudsman may sinuspending isang mayor sa lalawigan po ng Abra, sa mainit na lugar po ng Abra. At ang mayor pong ito ay napatunayan po ng ombudsman na nagkasala ng pangungontrata, illegal na pangungontrata sa kanyang munisipyo mismo gamit yung kanilang kumpanya ng kanilang pamilya. Ang nakakatawa rito ay hindi po ito tulad ng milyong-milyong nadali ng mga kasabwat ni Napoles, mga senador, na mga matanda at mga magnanakaw pa. Yung mayor po, ang halagang naging issue ay 1.7 million pesos. Kontrata tungkol daw po sa tarpaulin printing at ipinasa sa kumpanya ng kanyang sariling pamilya. Ang nangyari po ay, ayun nga po, napatunayan na may paglabag siya sa batas at siya po'y hinatulan ng perpetual disqualification. Ibig sabihin, habang buhay Clarence na hindi na pwedeng humawak ng anumang pwesto sa gobyerno, kahit barangay tanod ay hindi na pwede. Napakatapang po ng ombudsman, di ba? Ayan, ilan pa kaya mga kaibigan sa mga opisyal ng gobyerno ang nangungontrata po sa gobyerno? Ang mayor po ay mayor po ng Banged Abra at yung mga opisyal po ng nasabing munisipyo. Ang tanong, ilan ba sa mga nakaupo na sinasabi ni Duterteng ang gobyerno ang problema mismo ng gobyerno? Lalo pagdating sa issue po ng korupsyon. Sa sobrang frustration po ng presidente, sabi ng presidente nung kanyang sona ng Monday, kung may dabigwan, kung lilindol ng malakas. Sabi niya, sana nung araw na raw na yun habang siya'y nagsasalita at habang nandun lahat ng mga opisyal ng gobyerno ng mabago daw ang gobyerno, mabago daw ang Pilipinas, siya mismo ang nagsabi, nandoon lahat ng mga kurakot sa gobyerno. Wala pong nakaimik. So ako po'y pinabilib ng todo ng ating presidente. Doon siya talaga makatotohan ang pag-amin sa publiko ng totoong sakit ng lipunan natin at ng ating bansa. Korupsyon. Dahil sa korupsyon, napakarami po ang mga naghihirap na mga Pilipino. Dahil sa korupsyon, marami po ang mga pasyente at mga may sakit na Pilipino hindi po makapagpagamot. Dahil sa korupsyon, marami po ang nakakalaya ng hindi naman dapat makalaya. Binabangket ang mga kaso dahil sa korupsyon. Nakakalusot po ang mga smuggled products or mga produktong galing sa iba't ibang bansa. At dahil po sa korupsyon, nananatiling mahirap po ang bansang Pilipinas.
Mismo ang presidente, ulitin natin, gobyerno mismo ang kalaban ng gobyerno. So, tinalabang kaya yung mga ipokritong politiko doon sa loob ng Kongreso? Pero ang nakakatawa, yung Laos pong artistang si Philip Salvador, umepal. Ewan ko, naghahabol yata ng mga pwesto. Akalain mo, lahat daw ng mga kritiko ni Duterte ay mamatay na! Ang dami pong nagalit kay Philip Salvador. Hindi po salita ng matino yun eh. Hindi po salita ng isang matinong mamamayan yun na maghangad ka ng ganun, mamatay na lahat ng mga kritiko. Hindi niya ba nalalaman na sa sobrang dami ng kanyang mga dating tagahanga, malamang may kritiko, malamang may pabor? Hindi niya ba tinatanong ang kanyang pamilya, baka pamilya niya mismo may kritiko, may pabor? Eh, akalain mo'y lahat daw ng kritiko'y mamatay na. Bay, pinutakti yung gagong artista, yung Laos na artista, ng mga bashers. Ayan, wala pong kumampi sa kanya sapagkat pangit po talaga yung salita ng Philip Salvador. Ngayon, ewan ko, baka naghahanap lamang ng publicity yung Laos na mamang yun. Wala na sigurong magtiwala na maggawa ng pelikula, no? Masamang sakit ng gobyernong korupsyon. Mahirap yan putulin. Yan. So, alam nyo, talagang amigong Richard Calvario, frustrated na frustrated ang presidente. May kampanya siyang matindi laban sa korupsyon. In fact, ang nakakatawa't gustong-gusto kong binigay niyang strategiya sa mga mamamayan na kikikilan o di kay nakararanas po ng mga panggigipit para lamang sila po'y magbigay ng suhol ng bribe sa mga nakaupo, ay sampalin daw ang opisyal na nangingikil o nagpapahirap sa transaksyon at mag-iskandalo sa opisina ng tarantadong opisyal na yan na nangungutong. At nang sa ganun ay magkaroon po ng sitwasyon na makakarating at makararating po sa Malacanang. Pinangako ng presidente na kapag kaginawa yun ng ating mga kababayan, ay pupuntahan niya mismo yung opisinang yun. Ayan. Kailan kaya yan mangyayari sa Bureau of Customs, Clarence? Eh may nawawala nga po dyan mahigit sa 600 mga container vans na may mga lamang produkto na wala naglaho. Anong ibig sabihin nun? Yan po ay pinalusot ng mga tarantadong kurap na mga customs official kapalit siyempre ang milyong-milyong halaga ng pera. Ang problema po dyan kasi ay sabwatan po yan ng mga smugglers at ng mga kurap na customs official. O sino ang mananampal dyan? Diba? Sino ang mananampal kaya dyan? Pero maghintay kayo, mga taga Bureau of Customs, sapagkat may niluluto pa kaming isang NGO, katuwang po ang media, para talagang bantayan kayo dyan at talagang sampalin kayo ng mga dokumentong pinilipit ninyo hanggang sa malaman po ng presidente. Ayan, ano pa mga balita natin ngayon? Well, ang gusto pala ng presidente, mga kaibigan, nang ipataw pong parusa sa death penalty ay either lethal injection or pagbigti. Sa ibang bansa, mga kaibigan, nakakakita tayo sa social media na binibitin pa sa boom truck. Yung boom truck, yung crane. Yung mga nagkasalat na hatulan po ng parusang kamatayan, talagang inilalagay sa plaza, nakabiyabit, nakabitin, nakabigti ang leg at ayan, nakadisplay sa plaza. Ayan. So yan po ang gusto ng presidente. It's either lethal injection or pagbitin. Pagbigti sa leg. Originally, meron na pong lethal injection sa Pilipinas. Pero nung umupo si Gloria, ay inalis po. Inabrogate po yung parusang kamatayan. So, marami pong kumukontra. Kontra po ang Human Rights Commission. Kontra po si dating Senate President Pimentel. Nakakampi po ng Pangulo
At yung kamara, syempre, yung minorya ay kontra rin po sa pagbigti ng mga mahatulan ng kamatayan. Sa atin po rito, ano man ang gawin mo dyan, lethal injection, bigti, or parehas pa rin po yan, kamatayan pa rin po ang kauuwian, di po ba? Ang tinatanong ko lamang po dito ay sana yung pinaka-objective po ng batas na yan na maghatid po ng takot at mapigil po ang mga gawang mali, ang mga gawang masama. Dahil may batas ng ganyan, ay talagang maging epektibo. Maging epektibo at yung ating mini-meeting, maayos na lipunan ay makamit po natin kung ang mga pakay po niya ay mga plunderer at mga drug lord. Dito po sa Pilipinas, ang totoo po niyan, ang dami-dami pong nababalitan drug lord, pero hanggang ngayon, nakalalaya pa rin. Kailan kaya kakasuhan? Bago po mag-eleksyon, ang presidente natin may inilistang ilan ba yun? 60 mahigit na mga narco, mga politikong nasa narcolist ng gobyerno. Kumusta na po kaya yun? Ano? Kumusta na kaya? Ano na kaya ang nangyari po nun? Take note mga kaibigan, yung mga nasa listahan na yun ng presidente, most of them nanalo ulit. Nanalo po ulit. May mga nakasuhan kaya doon? Nagtatanong lamang po ang ating programa. Right, sige. Now, sa punto pong ito mga suki, nais po naming katukin ang inyong mga puso sa kaso at sa problema ng isang baby na may problema po sa liver. Panoorin po natin ang atin pong video ng isang mahalagang panawagan ng isang batang may sakit pong liver cancer. Nang tanging lunas lamang po ay liver transplant. Ang liver transplant mga kaibigan ay isa sa gawa pa ho sa India sa halagang halos 2 milyong piso. Ang pasyente po ay si Baby Brianna Bautista, 5 months old, na taga dyan po sa Pangil, Laguna. Mahirap lamang po ang pamilya at hindi po nila makakayanan natustusan at gastusan po ang 2 milyong kakailanganin po sa liver transplant. So ang programa pong ito ay kumakatik sa inyo po mga puso. Tulungan po natin si Baby Brianna Bautista. Ang inyo pong mga donasyon ay pwede nyo pong idirekta dyan sa account number na yan ni Baby Brianna na nasa BDO Savings Account Number 0101-100-775-71. Iligtas po natin si Baby Brianna mga suki. Magtulong-tulong po tayo, buuin po natin ang 2 milyon. At lahat pong donasyon nyo ay idirekta po ninyo sa kanyang savings account sa BDO Baby Brianna Bautista. Liver transplant sapagkat siya po ay may biliary cirrhosis. Kung hindi po ako nagkakamali, halos ano yan, cancer yata yan sa liver. So napakabata pa, 5 months old, may problema na pong ganyan yung bata. Tulungan po natin yung bata, ha? Mag-donate po kayo sa para sa kanyang liver transplant. Maraming salamat po. Thank you. Richard Calvario, sabi niya, Sir Errol, konsulta na kami. Ang media lang po ang pag-asang mapahiya ang mga corrupt sa bansa. Ayan, sige, tingnan natin. Alright, tingnan natin. Sana po ay mapahiya nga ang mga walang hiyang yan. Magantay sila. Kasamang Richard, kaibigang Richard, may binubuo po tayong isang grupo. Grupo ho ng media at grupo ho ng mga NGO na talagang makikipagsabayan na dyan sa pagbabantay ng mga nagpapalusot, mga smugglers at mga corrupt na mga taga-custom very, very soon. Balikan na po natin mga suki. Ang bilis po ng ating oras. Balikan na po natin ang ating mga isyong binantayan sa maghapon. Duterte, lethal injection ang or pagbigti ang nais po sa death penalty. Minorya sa kamara, kontra naman sa pagbigti na gamit ang lubid na ipapataw po sa parusang kamatayan. Pagbabalik naman ang death penalty, tinututulan ni dating Senate President Nenny Pimentel. Dahil po sa overpriced na athlete's uniform at iba pang mga gamit,
Fisgok Head at Speaker Cayetano Nagsore. Paliwanag niya, by Olympic quality naman daw po ang mga binili. Malacanang nananatiling suportado po ang Fisgok, PSC at POC sa SEA Games hosting. Napakalaki po ng international sports competition na ito at kami nga po ay nakikipag-usap sa Philippine Sports Commission para ang leader ng Philippines po ay makatuwang po sa paghatid ng balita online. Ayan, sana po ay mapagkatiwalaan tayong sa atin po mapunta ang online component ng coverage. Samantala, kaso po ni VP Lenny, dahil po sa Bicoy video, kahit daw o tuloy, kahit soldier ang gumawa ng affidavit sa sinasabing witness. Meron technicality yata dito, no? Lalo't marami pong nagsasalita tungkol dito at tila ito po ay maghahatid po ng pagkakahati-hati na naman po ng mga Pilipino. Gera! Ang gusto ni Duterte, ayaw ng peace talks ayon kay Joma Sison ng CPP-NP-NDF. Ombudsman, sinuspende naman ang isang mayor sa Abra, kasama po ang ibang mga opisyal. Abogado inambos patay po, ang critical naman ang kanyang asawa sa Negros Oriental. At mga kababayan nating patungo sana sa Libing, nahulog po ang truck na sinasakyan, insignificantly, 7 ang patay sa Ifugao. Isko po, humabol pa ho sa mga sa namatay. Makikipaglibing, na-aksidente yung truck, nahulog sa bangin, patay ang 7 katao sa lalawigan po ng Ifugao. Ngayon po sa ating tanong, malulutas na ba ang problema ng mga OFW kapag meron na pong Department of OFW? Well, tulad po ng sinasabi ni Doc Chio Mandap. Ito po isang panimulang hakbang, ano? Magandang panimulang hakbang. Pero hindi po ito yung absolute solution. Sapagkat marami pong aspeto at considerations ang nakaka-apekto po sa pagkakaroon ng napakaraming problema. That includes the policy in the host country, yung kultura po ng mga pamilyang nag-hire ng mga OFW, especially ng mga domestic helpers ng mga Pinoy. Yun nga po ang sinasabi ko, ano ho? Sa tingin ko, maliban sa Department of OFW, ang totoong makakalutas ng napakaraming problema ng mga domestic helpers ay ang paglikha ng mga trabaho na lamang sa Pilipinas nang hindi na po sila mangailangang lumabas ng bansa at isugal pa ang kanilang kaligtasan at buhay sa pamamasukan bilang katulong sa ibayong dagat. Yan po ang pinaka-final solution po dyan. At isa pang final solution dyan, itigil na po natin ang pagpapadala ng mga domestic helpers na madalas po ay nauwi sa sari-saring problema. Yung mga skilled workers, mga professional workers, wala pong nagiging problema po yan. Yan po ang ating sagot dyan. O bueno mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng ating mga nakatuwang sa ating public service sa hapon pong ito, sa studio si Clarence Andaya, sa patnubay po ng ating operations head engineer Oliver Lico, creative director Mark Anthony Reynoso. Ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Harold Nahame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Harold Nakami sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.